Baka. Ayan po ang ating mga recipe. Meron nyo tayong mais. Kasi masarap sa nilagang baka yung may mais. Parang bulalo style na rin yan. Meron tayong patatas. Meron tayong pechay bagyo. Yung pechay bagyo kasi, bahala na kayo anong pechay gusto nyo, pero kasi ako gusto ko pechay bagyo nilalagay. Meron tayong repolyo. At syempre yung baka. Yan, ini-slice ko na naman ipis para madali lang yan maano yung maluto, lumambot. Tapos, syempre sibuyas. Isasabay ko sa pagkuluya sibuyas na yan kasama yung paminta. Sabay na sa pagkuluyan. Tapos meron tayong Baguio beans. Okay, magsisimula tayong luto. Siyempre, of course, ito yung lutuan natin. May tubig na siya. Siyempre, gagamit tayo ng isang no cubes para dagdag lasa. Oil, paminta, patis. Yan po ang ating mga ingredients. Siyempre, dito tayo magluluto sa kahoy na lutuan namin. Kasi marami naman kaming kahoy. At saka matagal pa ng buti ng baka eh. Kung sa doon kayo magluluto sa gasol, eh sayang po sa gasol. Sa panahon ng pandemya, kailangan natin magtipid. Magtipid po tayo. Kasi, o yan ha. Paparingasan na po natin yung ano. Ayan. Kung meron din lang kayong pwesto na paglulutuan nyo sa kahoy, gawin nyo. Malaking tulong po yan sa katipiran. Sa panahon ngayon, kailangan po natin talaga magtipid po eh. Kasi pandemic, wala na po tayong arte-arte sa mga pagluluto-luto natin. Kung ano kalabasan na niluto natin, masarap yan. Kasi tayo nagluto. May puso yan eh. Yan. Pero kailangan matyaga lang kayong magparingas kasi talagang medyo may pagkamahirap magparingas. Yan. Pero okay lang. Kailangan may mga tiyaga-tiyaga tayo sa buhay. Para panliligaw yan eh. Kailangan may tiyaga ka para makuha mo yung babaeng gusto mo. Ganun lang yan. Konting hugot lang din tayo. Yan. Paringasan lang natin yan. Yan. Sa pagpaparingas dito, konting ingat lang para hindi kayo napapasok. Kailangan be careful. Sa lahat ng bagay, kailangan kayo mag-iingat. Yan. Marami po tayong pang gatong dyan. Hindi natin sinasayang yung mga scrap na kahoy kasi pwede natin yung pakinabangan. At tignan nyo, magluluto kayo ng baka. Sobrang matagal yan palambutin. Eh kung sa gasol yan, maubos yung gasol nyo. Ito po ha. Tsaka isa pa, syempre gagamit po tayo nito. Yung may bilog na ganyan, nang hindi masyadong nauulingan yung ating kaldero. Yan. Ipapatong nyo lang yan. Mga repa. Tapos syempre, yung ating papakulong tubig. Ayan, nakaganyan lang yan. Thank you.
pa. Kumukulo na yung tubig. Lagyan natin ng konting oil. Yan. Tapos, paminta. Lagyan natin ng paminta. Para lumalasa na. Yan. Kunti lang. Kasi mamaya lalagyan pa rin natin yan. Siyempre, ilagay natin yung sibuyas. Sibuyas. Yan. Tapos, yung baka. Malinis naman yung kamay ko. Makamay na natin. Yan. Hintayin na lang po natin yung lumambot. Sige lang. Paulo lang po tayo. Dapat mintayin lang po yung apoy. Mintayin lang yung apoy para tuluyan na lumambot. Lagi lang kayong mayroong kahoy na nakabang dyan para pag naubos na, lagay lang kayo lalagay. Okay lang yung malakas ang apoy kasi kailangan natin yan para lumambot. Patayin na lang po natin siya lumambot. Ayan, hihintayin na lang po natin siya lumambot. Ayan po, ayan. Okay, nakita niyo po mga repa, oh. Ang lakas po ng apoy, oh. Kaya kung may place lang po tayo, o may pwesto tayo na pwedeng paglutuan ng sakawi, magluto po tayo para makatipid po tayo. Yan po. Yan. May mga kahoy ako solid yan. Yan. Ito pa. Mga yan. Masarap magluto sa kahoy pero siyempre mahirap, mainit, pero kailangan mong pagtiyagaan. Sa panahon ngayon, wala na akong arte-arte. Okay, mga repa. Ayan. Ayan ang ating nilagang baka. Tignan natin kung malambot na. Oh, ayan oh. Konti pa. Konting palambot pa para mas suwabe. Para hindi tayo mahirapan kainin. Malambot. So, konti na lang yung sabaw niya eh.
dadagdagan natin ng tubig. Yan. Takpan natin ulit. Alright. Basta maintain lang po yung apoy niya. Kailangan naka-maintain ng apoy. Lagay natin yung mais, mga repa. Yan. Right, para lumalambot na rin. Konti pa mga repa. Tignan niyo repa, oh. Oh, malambot na repa, oh. Oh.
malambot na. Papalambutin na lang natin na konti yung mais. Medyo matigas pa ako kasi yung mais eh. Ayan. Palalagyan natin yung baggy beans. Yan. Medyo maulay yung sabaw niya kasi yung ating mais ay violet corn. Yan, ayan po. O, yung kulay ng ating mais na nilagay, yung kulay violet, kaya medyo makulay yung ating nilagang baka. Ayan, makarepa. Thank you.
Okay na. Up. Malambot na yung corn. Sarap, prepa. Pitimplahan natin. Dagdagan ko konti ng sabaw kasi masarap ang sabaw. Yan. Okay. Tapan natin saglit. Okay natin apoy. Yan. Okay natin. Yan. Ganda na naman ang apoy. Simplahan na natin. Pagdala natin ng paminta. At siyempre patis. Po natin ang patis. Nasa sa inyo mga repa kung gano'ng karami. Huwag nyo lang alatag kasi pwede naman natin yan matabang siya. Pwede naman natin tayong kumain na may patis. Lagyan natin ng patis. Siyempre, hindi makukumpleto ang nilagang baka kung hindi natin lalagyan ng dagdag panlasa ang nor cubes beef. Yan. Right. Halo-halo. Ay ube. Yan. Dagdagan pa natin ng konting patis. Yon. Repa oh. Malambot din baka repa. Kahit pustiso ka, makakain mo to. Diyos. Takpan natin. Malambotin natin ng konti yung bagyo beans. Yan.
Yes. Ayun. Ilagay na natin ang repolyo. Siyempre, isabay na natin yung pechay para pagkulo. Uy! Sayang, repa. Sayang to. Yan. Takpan natin. Fifteen minutes. Okay na. Kuha ka ng magandang lagayan dyan. Yeah, mo i-edit ko naman yan. Ito. Ayan ba maganda lang? Sige, pwede na yan. Kung kami, siyempre may sabaw eh. Oo. Ah, nabigyan. Sige. Ay, aba, sinasanda ko ha? Hindi pa, after 15 minutes pa yan. Ay, pakalalagay ko pala ng repolyo. Ah, 15 minutes pa pala eh. Hindi, konti na lang to. Kaya, repa. Papalamputin na lang natin yung repolyo, tsaka yung pechay. Pagtapos niyan, ready to eat. Yan! Siyempre, repa, hindi makukumpleto ang ating nilagang baka kung wala tayong kalamansi. Tingnan niyo yung pupuntahan ko dun sa tanim kong kalamansi. Ah. Pipitas tayo, mga repa. Samahan nyo ako. Yan. Tatayari pa. Kuha tayo ng kalamansi. Ito mga repa, kulungan ng manok ko yan. Mga native. Pangkatay. Yan. Oh, kita mo, mga pangkatay ko yan. Ito, repa, oh. Ito ang tanim kong kalamansi. Oh. Siyempre, hindi kumpleto yung ating nilagang baka pag wala tayong kalamansi. Kaya tayo ay pipitas ng kalamansi. Ayan, repa. Maraming bunga yan, repa. Yan. Pero maliliit pa yan.
ang kinukuha natin yung pwedeng pwede na. Ayan. Ayan, itanim din tayo mga malunggay. Ayan. Oops. Ayan. Alam mo, Repa, magtanim din kayo sa bakuran nyo para hindi na kayo bibili ng mga kailangan nyo. Kagaya nito, tinanim ko to, maliit lang to eh. Tingnan nyo ngayon, ang lago-lago. Walang season to, lagi to may bunga. Araw-araw to, may bunga to. Anytime na gusto mo lang kumuha ng kalamansi, uminom ka ng kalamansi juice, walang problema. Meron tayong puno. Yan. Yun, no? Oh. Kukuha ka lang yung paggamit mo. Pag gusto mo mag-alamansi juice, kukuha ka lang. Huwag mo kukunin lahat kasi mabubulok lang eh. Sayang naman. Pati yung mga kapitbahay ko, Repa, binibigyan ko ng mga kalamansi. Kahit hindi sila humingi, kukunin ko na lang yan marami. Tapos abutan ko na lang sila. Kesa naman mabulok lang. Marami akong talim dito, Repa. Magulay. Mahilig din kasi ako magtanim. Eto, tignan nyo yung puno ng saging na yan, Repa. Isang puno lang po ng saging yan ng tinanim ko. Pero ngayon, ilang puno na po yan. Yan. Tingnan nyo. Ilang puno na po yan. Ang dami na pong puno yan. At hindi lang po yan, ha. Yung puso ng saging na igulay ko na po yan. At ayun po yung bunga niyan. Ito, nakikita nyo. Ayan po. May bunga na po yan. Ayan. Ayan, buha ng saging. Siguro mga ilang linggo na lang yan. Pwede ko na rin yan pitasin. Mapapakinabangan na rin yan. Ito, aking mga scrap na kahoy. Mga Repa, marami yan. Yeah. Ayan ang aking mga pinagkakabalaan. Ginagawa ko lang yan na pakinabang. Pakipakinabang. Tignan na natin rin yung ating ginutong lagay muna natin ang ating kalamansi dyan. Yan. Okay. Ngayon, tignan na natin yung yun. Alright. Okay na. Huwag natin masyadong lutuin yung repolyo. Tsaka yung tray. Nilagang baka na pagka may pagkabulalo. Sarap. Okay. Jules! 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 Halika na! Oo nga, oo. Ayan, Repa, ayos na. Tatanggalin na natin yung baga. Si Repa, kailangan safety rin yung pagkatanggal mo yan. Hindi pwedeng